Anong Rosie to ba? Motor start na no? Easy ride. Easy ride pala. Ito yung headlight ni Easy Ride. Oo, oh, kalas-kalas na eh. History nito, isang linggo pala sa kanya. Plan. Ayun, isa na lang. Isa na lang na ilaw. Ito na lang. Yung tatlo. Yung tatlo na ilaw na LED. Ito LED na yun. Dala. Gagawin ko, butasan ko na lang. Lalagyan ko ng 6 LED. Meron ng high and low to. So yun, possible dito ko ilagay. Kasi lalabas yung ulo niya dito. Para reflectoran na to. Pag-high kasama yun doon. Yan ang nailaw. Pag-high kasama. Pag-low. Yan. Kaya ganyan ang gagawin natin. Yan. Dulugan lang yung tornilyo niya. Ililipat sa baba. Yan mo nalagay. Yan. Magiging ganyan ang posisyon. Ang low ito malayo, itong mga mababa. Kita ba? So yung unang ginawa ko na diskarte, bakal. Tinanggal ko buong tornilyo. Dapat din natanggal. Luluwagan lang. So yan yung ginawa ko ng pangalawa. Tagal ko dyan, hindi ko may pasok-pasok yung ano, natin. May lagayan yan eh, kaya lang ano, kunting giwang mo lang. Nawala sa pistol, saka hindi sila magtapat. Ang hirap itapat. So, yung maganda yung panoorin nyo yung pangalawa. Ano ko ginawa? Sa hirapan ako. Kaya para bilisan na natin. Kanya lang muna ginawa para makita nyo. Yeah. Actually, mahaba na pinuto ko sa video eh. Hirap. Kaya pag kayo gumawa, luwagan nyo lang kunti. Tapos ganyan. Dati, ang posisyon ng ano na yan, ng polar, baliktad yan. Ngayon, babaliktad mo para mag-lock doon. Para hindi rin mag-lock. Babaliktad mo siya. Dati yung may polar yung parang payong nasa baba yan eh. Ngayon naman baliktad mo siya para mag-lock doon sa taas. So yan yung naisip ko, yung LED tri-LED or 6 LED kasi compressor yan eh. Pag ang mapili mo yung ano, yung may socket, gagawa ko pa ng socket, wala naman lagayan. So yan ang pinaka the best yan na solution, 6 LED pa lang. Or bibili ka ng original na aparatos. Yun sa kanya talaga. So palagay ko, pag mag-aantay ko pa ng matagal. Katulad dito, lulusawin mo na lang yung butas. So yan, tuloy. Tapos in case na masira ulit, madali lang makabili. Lahat ng tindahan meron. Pero kung yun pa rin pang ano, rusi, tagal. Kaya maganda ngayon, mas maliwanag. 6 LED eh. So yan, panoorin yung proseso natin para mas mabilis. Ang wire naman, color coding lang. Hi.
Yung park light direct na siya. Hindi ko na kinuha sa tawag na circuit board. Kasi meron siyang circuit board eh. So wala na ngayon yun. Rekta na siya, rekta. Maganda pala yung ano na to, headlight eh. May passing light pa. So nagana po yan. Okay. So gagamitin pa rin natin itong linya. Park light yung brown. Tapos color. Color coding. Puti, blue, red. Okay, bagaimana? Dari dalawa. Tapos ito nakalagay. Okay lang. Wow. Last light existing pa rin niya. Tanggalin na natin ito. Tukod eh. Pag di matanggalin yung tukod. Yan tulad yung sinabi ko sa unang video. Yung sa unang part. Yan lulugan mo lang ng kundi. Huwag mo nang tanggalin. Tapos dahil na yan. Pwede pa rin yung nat saka yung video. Para bawa kasi. Ayan, pag-exact ko na yung butas dito, pasok na. Diyan. Pag di pa kakas ha. Malalaki mo pa. Kaya ng ano yan. Mainit. Soldering ayaw na ganito. Diyan. Kaya papasok pati yung block. Pinakano yan. Thank you.
Tapos hindi niya natin nagamit yan. Hindi lang. Paano po yung ilaw ko? Alin? Yung sa gilid na ngayon. Yung doon sa ano. Ito. Ha? Ito lang gamitin natin. Rektano natin yan. Rektano natin. Oo. Oh. Wala kita sa camera. Sipa. Rekta na lang yan. Rekta na lang. Hindi na siya dumaan sa panel board. Pag umubra ng susi ilaw pa. Pupunin ko lang itong ano, taksak. Pag iwan lang ako dyan ng ano. Kinuha natin kulit ko. Ground ng park light, so ground ng motor, saka headlight, tapos ito sa kahit. Kulay sa kulay. Okay, retip lang ako. Sira kasi itong side na to, kaya yung pinaka-lock niya na car, parang bumubuka lang. Putol na rin, kaya ginagawa ko ng paraan to.
Bubutasan ko, lagyan ko ng alambre. Yung professional na pagkatira ba? Wala kang makita ng alambre. Pero alambre yung lalagay ko dyan. Dyan ako, natagalan din ako dyan. Katulad ng kabila, isusubo mo lang yung tornilyo. May tornilyo doon na bilog yung ulo. Tutulak mo lang siya, pipilitin mo tapos papasok na. Yun lang pinaka-handle niya. Dito, lambre lalagay ko. Dyan, tumagal din ako dyan. So, siyempre, sa inyo kung ayos yung motor, yung ganyan nyo, hindi kayo dadaan dyan. Ang mahalaga, maibigay natin yung tamang ilaw at walang galaw. Kasi maganda nga yung ilaw, tapos nahihilo naman yung ano, yung nagamit at saka yung kakasalubong. Ginawa ko dyan, lagyan ko ng lambre. Malit na butas lang, saktong-sakto lang. Kaya... Yan, sa part na ito, medyo okay na. Medyo naka-ano lang. Nakaharang yun, no? Yung parang balas. Kumbaga, ba-balance ko lang yung piston nila, diba? So, ilalagay ko yung park light. Park light kasi nandito sa harap, eh. Bali, yung connector niya. Existing ba yung connector? Tinanggal ko lang dun sa circuit board. Pinalag-in ko lang. Tapos, yan na. Una, kulang na lang ay salamin. Yan. Yan na, si Easy Ride 150 headlight. So, paulit, kaya mo to vlog page. Okay. Oh, yan na. Nang itsura. Huwag na kayong magpakahirap maghanap ng ano. Ilan nyo pa sa Easy Ride yung problema nyo. Headlight bulb. Yeah. Yung LED lang. So ito siya. Tapos papareview. Re-review natin mamaya. Okay. Yan si owner. Matagal na nating customer. Lalagay ko na. So nakakatuwa kasi dati hindi ko alam na may passing light. Yung pala yung switch niya, may passing light. Kaya andun yung application niya. Okay, yan. High and low. Nakikita nyo. Oh. Then pa lang, lagay na lang ngiti ni boss. Hindi pa nakakabit, bro. So may kulang dyan ito, yung sa salamin. Wala yung sealant eh. So posible yan, alog-alog. Yeah. Hi, hello. Easy Ride 150. Yeah, sir, thank you sir. May nakaparada ulit tayo dito. Top drive naman. Top drive bearing.